Larawan ang kadalasang nagbabalik na masayang alaala. Pero iba ang naging kwento ng larawang nakuhanan ni Reynaldo Dagsa. Dahil sa kuha ng kanyang kamera, nahuli ni Reynaldo ang mismong oras na ginawang pagpatay sa kanya. Akala ko po kasi naputukan lang po siya nung paputok. Yun lang po. Kasi ano po, aray ko po yung singaw niya tapos gumapang po siya papalayo sa amin. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa kaso ng pagpatay kay Reynaldo Dagsa dito sa Crime Classic. Isang electrical engineer si Reynaldo, pero hilig na talaga niya ang photography at videography. Kaya naman imbis na ipagpatuloy ang tinapos, ang kanyang libangan ang napili niyang pagkakitaan. Ganito raw ang naging hanap buhay ni Reynaldo hanggang sa mapangasawa si Arlene at magkaroon sila ng dalawang supling. Talagang mahilig na siya. Aso niya, ano yun, ECE yan, electrical engineer siya. Pero gusto talaga niya, binata pa siya, nagkakilala talagang nag-ano na siya, kumukuha na ng mga video coverage, especially Saturday and Sunday. Binyag, kasal, minsan mga libingang patay, kinukunan niya. Wala siyang pili, lahat tinatanggap niya. Mataas man ang bigay o mababa, lalo na pagkakilala. Isang ulirang ama at asawa, ito ang alaalang iniwan niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Napakabait, mapagmahal. Mga bata, mahal na mahal niya kahit sa school. Minsan, siya yung hatid-sundo sa mga bata. Tapos sa tanghali, dinadala niya ng pagkain. Gusto niya mainit yung pagkain ng mga bata. Kahit na may baunan yung mga bata, gusto pa rin niya hatiran sa tanghali kasi mas masarap daw kumain pag mainit. Bilang tatay po, masyado po siyang concern sa mga anak niya kahit po. Parang mas concerned po siya sa anak niya kaysa po sa sarili niya. Lahat po gagawin niya kahit po busy po siya. Hindi may tago ng anak ang pangungulila at lubos na pagkalungkot sa sinapit ng kanyang ama. Kasi po mas close po kami kay daddy kaysa po kay mami. So parang namimiss po namin yung paghahatid po niya sa amin. Yung paglalabing niya po sa aming magkapatid. Tapos siya rin po kasi nag-aalaga sa amin pag wala si Mami. Bukod sa pagkuha ng litrato, hilig din daw ni Reynaldo ang politika. Pagkaalam ko niyan, binata pa yan, mahilig na po talaga siya. Nag-SK yan, tumatapo as SK nung binata siya. Mayroon siya manood ng mga balita. Kaya naman kahit labag sa kalooban, hindi napigilan ni Arlene ang asawa na magpasya itong kumandidato bilang kagawad sa kanilang barangay. Kahit na nung huli niyang pagtakbo na nga, ganun din. Tinanggap ko, pero ayaw talaga niya. Subukan daw, so ako naman, pumayag na lang kasi hindi naman daw siya mawala ng oras sa amin. Dahil sabi ko nga, baka maging busy ka niyan. Sabi niya, hindi, itry ko lang naman to. Tsaka nandyan pa rin daw siya para sa amin. 2002. Nang unang maluklok si Kagawad Reynaldo sa Barangay 35, Magpaho, Caloocan. Nakilala siyang matulungin at mabait na kagawad. Sa mata ng kanyang mga katrabaho, masipag at may malasakit sa mga kabarangay si Reynaldo. Gusto niyang maglingkod talaga ng sa tao. Yung tuparin yung gampanan yung kanyang tungkulin bilang kagawad. Pag may lumapit sa kanya, kahit nga may sakit, dadalhin pa niya sa sa hospital. Mabait si kagawad. Kaya lang siguro, hindi lahat naman ng lumalapit ay mapagbibigyan sa dami ng tao dito. Kasama ng pagiging kagawad, binuksan ni Reynaldo ang kanyang tahanan sa mga kabarangay. Naging takbuhan siya ng mga kabarangay na nangangailangan. Kaya minahal daw ng kanyang nasasakupan si Reynaldo.
mahal na mahal sa niya ng mga tao dito dahil nga napakabait po niya, matulungin siya na kagawad. Marami naman talagang nagmamahal sa kanya. Kasi mahirap tumakbo dito, hindi ka mananalo kung hindi ka. Ano. Dami ng tao. December 31, 2010. Bisperas ng bagong taon. Masayang naghahanda ang pamilya ni Reynaldo ng kanilang handa para sa okasyon. Abalang naghahanda raw noon sa kusina si Arlene nang magpasyang lumabas ng bahay ang kanyang asawa. Nag-video okay sila ng pamilya ko, ang dalawa kong anak, habang ako naman eh, bising-bisi nagluto. Tapos, tinitingnan ko lang sila, tapos maya-maya nakita ko na lang na wala na siya, lumabas. Pasado alas 9 umuwi si Reynaldo. Nagpahinga raw muna ito at nagbilin sa asawang gisingin siya ng alas 12 para sabay-sabay nilang sarubungin ang pagpasok ng bagong taon. Tapos kinising ko yung mag-ama, yung mga bata, tapos siya, sabi ko, Dad, ano na, 12 na, New Year, ano na, papasok na ang bagong taon. Sabi niya, oh, sige. So, ang nangyari, lumabas kami, nagpipicture taking muna, ako yung nagyaya magpa-picture. Sabi ko, Dad, picturean mo naman kami. Kasi hindi talaga rin ako mahilig mag-picture-picture, pero ewan ko yung gabing yun. Talagang niyayaya ko siya mag-picture hanggang sa kotse. Lingid sa kanilang kaalaman, may nakaampang panganib sa gitna ng kanilang kasiyahan. May grupo ng mga kabataan ang nooy hindi nila napansing pumapuesto sa kanilang likuran. At habang nag-iingay ang iba't ibang labintador sa kanilang lugar, may narinig si Arlene na kakaibang sunod-sunod na putok. Paglingon ko, nakita ko nga yung gunman nasa likuran namin na nakatutok yung baril at parang gulat na gulat na nakita ko sila kasi meron siyang kasamang lookout. Ang asawa ko, nung nakabulagda na siya kasi nung nabaril siya, nag-aray siya. Tapos nung tinignan ko siya kasi ang daming dugo, natataranta ako. Gusto ko siya itakbo sa hospital, umakit pa ako, kinuha ko yung susi. Tapos may nakita pa ako isang lookout na dito banda sa husband ko, hindi ko siya kilala. Nagulat na lang po ako, bigla na lang po siya sumigaw ng aray ko. Tapos yun na po, tumakbo na po kami sa harap niya. Ako po yung kumuha nung camera niya po. Tapos pumasok na po kami dito sa loob nun. Tapos dinala na po ni mami yung si daddy sa hospital. Nagawa para na mag-anak na isugod si Reynaldo sa ospital. Pero hindi na ito umabot pa ng buhay. Ayon sa medical legal, 3 tama ng bala ng baril at tinamo ni Reynaldo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Gunshot wound dito sa banda rito sa malapit sa puso. At mayroon pa rito sa trunk niya at may tama rin sa kamay. Ang cause of death niya yung sa trunk, yun ang nakalagay dun sa medical legal niya. Pero kahit na binawian ng buhay, nagawa pa raw ni Reynaldo na ituro kung sino ang may kagagawan ng pamamaril. Dahil ng litratong kanyang kinunan, ang siya rin nagturo sa mga di umano'y salarin sa kanyang pagkamatay. Ang breakthrough dyan is yung nakita namin yung still photos nakuha doon sa camera. Kaya nga yan is it was dubbed by the media na on-cam murder kasi he was able to capture yung pagbaril sa kanya nung oras na yon. Sino nga ba ang mga salarin na nasa larawan? At ano ang naging motibo sa kanilang ginawang pagpaslang? Ang 5 suspect, miyembro di umano na isang gang sa Barangay 35 sa Caloocan na kung tawagin ay Pasaway. Nagkaroon ng putukan dyan, malapit kila kagawad. Napakulong nila yun. Sinaway nila, pinuntahan nila kasi nga may mga kasama siyang Reserve Army, meron din siyang mga kakilalang polis. Tumawag siya ng mga polis, nagpapatulong siya para hulihin. Pero sabi, nagka-inkwentro nga daw, nagkabarilan pa nga eh. Kasiyahang nauwi sa madugong patayan
ang naging salubong sa bagong taon ng pamilya ni Reynaldo Dagsa noong 2011. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, isang grupo ng mga kabataan na may kinalaman sa pagpatay sa kagawad. Sino-sino ang mga taong ito at ano ang kanilang naging motibo sa pagpatay sa biktima? Akala ko po kasi naputukan lang po siya nung paputok. Yun lang po. Kasi ano po, aray ko po yung singaw niya tapos gumapang po siya papalayo sa amin. Mahalaga raw para sa mga otoridad na humawak ng kaso ang larawan na nakunan ng biktima. Dahil dito, agad nilang natukoy kung sino ang mga may kagagawa ng krimen. Nakita na natin yung ano, yung photos. Plus yung statements ng mga witnesses natin. Doon na natin natukoy yung mga personalities. Ang napakahalaga ng ebidensya na yun dahil kung wala yun yung na-capture niya na picture na yun, hindi natin masosolve itong krimen na ito. Kinilala ang mga suspect na sina Francis Bonhan, Romel Riva alias Barong, Frederick Sales, Michael Rojon alias Fubo, at Arnel Buenaflor na siyang sinasabing naging gunman. Ang limang suspect, miyembro di umano na isang gang sa Barangay 35 sa Caloocan na kung tawagin ay Pasaway. They belong in one group. So, yung mga alleged activities nila na pangangarnap, pang-hold up, kasama na rin sila dahil magbabarkada nga sila. In-establish nga muna natin ang motive na itong killing na to is lumalabas na pag-iiganti nga daw to. Tapos yung ayon nito sa gunman na si Arnel Buenaflor. Dahil maraming kinakaharap na kaso ito sa barangay at mayroon din siyang pending cases sa mga residente o ng may paro. Ayon kay Minda Bato, dating barangay chairman at malapit na kaibigan ni Reynaldo, patong daw sa kanilang barangay ang illegal na kalakaran ng grupo ng mga pasaway. Meron doon na talagang halos pabalik-balik na katulad ni sabihin na natin yung si Michael Pobo kasi talagang kahit noong unang barangay pa kasi nasa barangay din ako noon. Medyo ano na sila, problema na ng barangay. Pabalik-balik na sila sa ano. Tsaka maraming mga record na hold up, ganyan, karnap. At dahil kagawad noon sa kanilang barangay, minsan na raw nag-cruise ang landas ng mga sospek at ni Reynaldo. Nagkaroon ng putukan dyan, malapit kila kagawad. Napakulong nila yon. Ngayon, nung nadala na ng mga pulis yung mga kabataan, siyempre naiwan na sila kagawad sa area. May dumating nga daw na nakamotor, na nakasumblero. Yan na nga yung bali bumarin sa kanya na nagkaputukan. Itong bumarin sa kanya, na-encounter na raw nila yon noong October. Kasi nag-ano siya, victory party there sa pagkapanalo niya sa kagawad. Yung mga barkada na yan, nagiinuman daw sa labas, tas nang gugulo. Ang pagkaalam ko, kasi wala ngayon nangyari, sinaway nila, pinuntahan nila, kasi nga may mga kasama siyang Reserve Army, meron din siyang mga kakilalang pulis, tumawag siya ng mga pulis, nagpapatulong siya para hulihin. Pero sabi, nagka-inkwentro nga daw, nagkabarilan pa nga eh. Simula raw noon, tumami ang banta sa buhay ni Reynaldo. May mga death threat na talaga. Kahit ako, meron akong death threat. Mga month of December 2010 din, yung ano na yon, yung year na yon. May tumawag sa cellphone ko. Tapos sabi ko, ayaw na sumagot. Pero lalaki. Tapos sabi ko, Dad, pati ba naman ako may death threat? Ano ba to? Tapos sabi niya, huwag kang maniwala dyan. Nananakot lang yan. Paghihiganti rin ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng mga pulis. At ilang araw lang matapos sa madugong pagsalubong sa bagong taon, isa-isang napasa kamay ng mga otoridad ang mga suspek. Yung kasama niya na nandun sa photo, si Rolion niya. Then we were able to apprehend itong si Rolion the following day. Then tinanong natin siya kung sino yung mga kasamahan nila at tinuro naman niya yung mga kasamahan nila. January 3 nakuha natin sila.
January 4, we were able to file the case na murder sa kanila. And nung January 6, January 5, nakareceive kami ng information sa Isabela PPO. Sa Isabela ron noon, nagtangkang magtago na itinuturong gunman na si Arnel Buenaflor. Kasama ron niya noon na bumiyahe ang isang kaibigang babae. Pumunta ako sa mga kaibigan ko dati ron. Kaya lang, wala na pala sila ron. Kaya doon na lang ako nag-stay. Ano na lang dapat na lang magkakaroon? Eh, talagang ganun. Kumbaga, wala na. Tapos na yung pagkakaroon. Makakalusot na raw sana noon ang suspect kung hindi niya naiwan ang kanyang cellphone na bumaba siya ng bus. Na mayroong na-recover na isang cellphone na naglalaman ng mga text messages regarding dito sa killing na ito ni Kagawad Dagsa. Sabi naman ni Arnel Buenaflor sa atin is pagiganti. So yun lang nakita nating motibo doon sa pagpatay. Itinakon nila na may pumuputok, syempre New Year yan. At pinagplanuhan din nila ang pagpatay kay, no? Kay Kagawad Dagsa. Si Arnel Buenaflor unang-una, inamin niya yung pagpatay kay Kagawad Dagsa. At nung kalaunan, siyempre karapatan nila yun para i-deny nila ulit. Ano lang yun, ganti lang. Siya yung unang nangargabiyado. Binaril niya ako. Noong October 31, malapit na magundas. Hindi ko pinlano. Kasi ang hinahabol ko nga nun, magbabagong taon ako sa amin. Dahil mag-aalas 12 na nun. Nagmamadali ako umuwi nun, napadaan ako sa kanila. Eh nakakita ko. Siguro, parang hindi ko na rin pinalampas yung pagkakataon. Bukod kay Arnel, inaresto rin ang babaeng kasama niyang bumiyahe patungong Isabela. Alam mo dyan, nagulat na lang ako, bigla akong tinampot eh. Pero kung naging madali ang investigasyon para sa mga otoridad dahil sa larawan ni Reynaldo, labis na mga hirap ng kalooban at hinagpis ang naramdaman ng naulilang may bahay ng biktima. Lalo na, na makarap niya ang pumatay sa kanyang asawa. Siyempre, nandun yung galit. Bakit niya ginawa? Ang bait-bait ng asawa ko. Pero siyempre, sabi ko rin, siguro talagang oras na niya. Ang mahalaga lang, yun nga po, nakunin niya ng picture. Hindi na ako mahirapan maghanap. Yun po, galit ang nararamdaman nung una. Sa kasalukuyan, nasa piita na ang tatlo sa mga itinuturong suspect. Habang may dalawa pang patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Sinubukan naming makapanayam ang mga suspect, ngunit tumanggi sila na magbigay ng pahayag. Sa aming pagsasaliksik, may nalaman kaming isang anggulong maaring naging dahilan na nangyaring pagpatay kay Kagawad Reynaldo Dagsa. Sa aming panayam sa kaibigan ng biktima, mayroon siyang nabanggit na nagiging usap-usapan sa kanilang barangay. Mga hired killer daw ang mga suspect at binayaran di umano sila para itumba ang Kagawad. Ito yung mga gamit ng asawa ko. Siyempre, malaga sa amin to. Kaya tinabi ko lang, nakatago. Ito, hindi namin ginagamit pa kasi nandito yung evidence. Ito yung kinamit niya. Kaya nakunan niya. Ito yung favorite niya to. Lagi niya itong gamit. Sa aming panayam sa kaibigan ng biktima, mayroon siyang nabanggit na nagiging usap-usapan sa kanilang barangay. Mga hired killer daw ang mga suspect at binayaran di umano sila para itumba ang Kagawad. Naririnig ko rin yung usap-usapan na yun, pero ang alam ko talaga, may banta na kay Kagawad. Meron akong narinig, may lumabas na kwentong ganun, pero hindi ko kayang ipaliwanag ng ano. Nalaman din natin ng mga grupo na to is mga for hire, gun for hire. Before kasi itong nangyari na pagpatay kay
Kagawad Dagsa, nasolve din namin yung isang kaso sa Maynila. Pero hindi rin ito pinapatunayan ang teoryang may nagbayad sa grupo ng pasaway para itumba ang kagawad. Wala ho tayong nakitang batayan regarding doon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ng mga otoridad sa ginagawang paghahanap sa dalawang nagtatagong sospek. Naalala ko na yun nga, yung asawa ko dito na baril, masakit pa rin. Lagi kong naalala. Minsan, nagsasabi ko sa sarili ko, Dad, alis na ako. Dahil alam ko, sa kotse, baka nandyan siya kasi parang may nararamdaman akong kaiba. Sa kasalukuyan, hindi raw maiwasan na may bahay ni Reynaldo ang malumbay tuwing may isip ang sinapit ng asawa. Panghihinayang, malungkot, lalo-lalo na sa mga bata kasi ang liliit pa ng mga anak namin, wala na silang ama. Tapos yun, ako po, nalulungkot rin po dahil ang hirap pala, walang katuwang. Hulihin ng pagkakataon. Yan ang lagi natin sinasambit sa tuwing pipitik ang ating kamera. Hanggang sa mga huling sandali ni Reynaldo, nagamit at napakinabangan ni Reynaldo ang hilig sa pagkuha ng larawan. Dasal ng kanyang mga mahal sa buhay, ang mabilis na usad ng kaso upang makamit nila ang inaasam na katarungan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan, dito sa Crime Classic.